mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Innovations transforming lives. Umaga State University Vision, a premier national university that develops leaders in the global knowledge economy. University mission.
A university committed to producing leaders by providing a 21st century learning environment through innovation in education, multidisciplinary research, and community and industry partnerships in order to nurture the spirit of nationhood, propel the national economy, and engage the world for sustainable development. University core values: patriotism, service, integrity, resilience, excellence, and faith. College Goals. The College of Arts and Sciences aims to provide leadership in quality instruction, research, extension service, and professional training in the arts and sciences. It also aims to produce scientifically trained, economically stable, and environmentally conscious citizens. Moreover, it is also anchored on the philosophy of providing students with humanistic education, geared to enhance their commitment to personal growth and social transformation, thus making them professionals possessing love and faith in the Almighty God, their country, and fellow men. Bachelor of Arts in Communication Program Educational Objectives. This program aims to equip students with the knowledge and skills in the theory and practice of communication, applicable in various professions and contexts with focus on media professions. Batangas State University. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, Batangas! Mula dito
sa impilang Sparta ng Kanlurang Batangas, ito ang BatStateU-lat sa Umaga. BatStateU-lat sa Umaga! Pinaka napapanahon at pinaka bagong mga balita. Hatid yan sa inyo ng buong puwersa ng DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. BatStateU-lat sa Umaga! Araw ng Lunes, May 29, 2023, makakasama niyo po ang inyong lingkod, Lenny Ila. At kayo nga ay nakikinig, mga paradyoman o Facebook Live Streaming sa inyong pinakapaboritong himpilan ng Batangas State University, Arasof, Nasugbu. Isang mapagpalang araw para simulan ang isang oras ng makabuluhang balitaan. At narito na nga ang mga nagbabagang mga balita. Para sa mga nagbabagang balita! Buwan ng magsasaka at mga isda ay pinagdiwang sa Quezon. Lalaking wanted sa pangmolestya, timbog sa Batangas City. 15 katao timbog sa one-day anti-illegal gambling operation sa Laguna. Buwan ng magsasaka at maing isda ipinagdiwang rin sa lungsod ng Tanawan. At 2 lalaki tiklo sa isinagawang buy-bust operation sa Dasmariñas. Para sa unang ratsyada ng mga balita. Buwan ng magsasaka at maing isda ay pinagdiwang sa Quezon. Ipinagdiwang sa bayan ng Sampaloc, Quezon ang buwan ng magsasaka at maing isda sa pungunan ng nukal na pamahalaan. Ang naturang pagdiriwang ay isinagawa bilang pagibigay pugay sa mga magsasaka at maing isda sa kanilang bayan para sa hindi matutumbas ang sakripisyo sa kanilang trabaho. Tampok din sa okasyon ng ilang kabayo na binihisan at pinalamitaan o pinalamutian ng 6 mga bukid na gulay at prutas. Naging matagumpay ang nasabing pagdiriwang sa pangunguna ng Municipal Agriculture Office ng nasabing bayan. Samantala, ibang balita naman tayo, lalaking wanted sa pamamolestya, timbog sa Batangas City. Arestado ang 63 anyos na lalaking most wanted sa kasong 2 beses na pangmolestya sa barangay Tingay Taas, Batangas City. Batay sa report na kung alas 4:05 ng hapon nang magsagawa ng manhunt operation ang pulisya na nagresulta sa pagkakaaresto ng suspect na kinilalang si Jovencio Falo I. Pajarillo. Sa ngayon ay nasa kusodiya na ng pulisya na turang suspect at naharap sa kasong lascivious conduct at act of lasciviousness. Samantala, 15 katao timbog sa one-day anti-illegal gambling operations sa Laguna. Arestado ang 15 personalidad sa isinagawang anti-illegal gambling operations sa Laguna nitong ika-27 ng Mayo. Sa naturang operasyon, 12 katao ang tiklo sa illegal number of games, habang 3 katao naman ang nasakote sa other forms of illegal gambling, gaya ng Tong East kung saan nakumpiska ang nasa 146,140 pesos na bet money. Kasalukuyang nasa kusodiya na ng kanikanilang operating units ang mga naarestong suspect at naharap sa kasong paglabag sa RA 9287, o an act increasing the penalties for illegal number games, amending certain provisions. Yan at iba pa ang mainit na mga balita makalipas ang isang patalastas. Araw ng Lunes at isa na namang araw ng paghahatid ng pinakanapapanahon at pinakabagong mga balita. Dito lamang yan sa BatStateU-lat sa Umaga. O anak, dali na, kain na para may hatid ka na ng tatay mo sa BSU. At sumabay ka na sa tatay mo ha, at pupunta na rin yun sa may barangay Bukana. Opo, Nay. Sa unang ratsyada ng mga balita, college students sugatan matapos mabundol ng pampasaherong jeep sa Batangas.
galos at pasa sa ulo at katawan. Yan ang natamo ng isang college student na lalaki sa Batangas. Ito'y matapos na masagasaan ng isang pampasaherong jeep. Naku, yun na nga ba ang sinasabi ko? Kaya ikaw nako ha? Mag-iingat ka lagi. Eh, mahirap na. Bukod sa delikado na, eh naku, pag ganyang na aksidente, paniguradong mabigat din yan sa bulsa. Ang hina pa naman ang pasada ng tricycle ng tatay mo. Nay, huwag ka nang mag-alala. Lagi naman po ako nag-iingat eh. At isa pa, minsan eh sadyang hindi rin talaga maiiwasan yung mga ganyang insidente. Buti na nga lang po, may student insurance kami sa Batangas State University. Aba, talaga? Opo, Nay. Alam mo ba na ang Batangas State University eh hindi lang basta tahanan ng magagaling na estudyante? Inaalagaan din kami doon gaya na lang sa pamamagitan ng student insurance. Sinisiguro nito na 24/7 ay insured ang bawat estudyante sa anumang injury dulot ng aksidente kahit habang nagtatravel pa by land or sea. O kaya ay kahit nasa commercial flights bilang pasahero. Covered din ito ang mga injury dulot ng pagkakalunod, dog bites, snake bites at natural calamities. Aba nga, ay ayos din ah. Eh hanggang kailan naman yan effective? Nay, simula pa noong August 15, 2022 ng alas 12 ng tanghali hanggang August 15, 2023 ng alas 12 ng tanghali ay maaaring magamit ang student insurance. Kabilang sa benefits at coverage nito ay ang accidental death and disablement, permanent total disability due to accident, unprovoked murder and assault, accidental medical reimbursement, daily hospitalization, income confinement benefit due to accident or illness, maximum confinement of 30 days, bereavement assistance benefit due to sickness and accidents or accidental burial expenses, ambulance service assistance due to accident with receipt, medical reimbursement injuries incurred during school-related sports activities, general public liability bodily injury, general public liability property damage, at daily hospital income benefits due to accidents, illness, and COVID-19 infectious disease. Aba, maigi yan, anak. Pero alam mo, mas iigay ko ikay lalarga na at tanghali na. O, mag-ingat ka na ka. Oo nga po pala, Nay. Sige mo, paalam! Tandaan, ang kahandaan ang magliligtas sa iyo sa kapahamakan. Isang paalala mula sa Batangas State University at ng himpilang ito. At kayo nga ay nakatutok pa rin dito sa BatStateU-lat sa Umaga. BatStateU-lat sa Umaga. Sa magpapatuloy ng ating balitaan, buwan ng magsasaka at maing isda ay pinagdiwang rin sa lungsod ng Tanawan. Ipinagdiwang nga rin kamakailan ng Office of the City Agriculturist FITS Tanawan ang Farmers and Fisherfolks Month Celebration bilang pagbibigay pugay sa mga magsasaka at maing isda sa lungsod. Dumalo at nakisaya sa nasabing selebrasyon si Mayor Sonny Perez Colyantes. Gayon din ang pamunuan ng Department of Agriculture Region 4A sa panguna ni Regional Director Mr. Milo De Los Reyes na naging katuwang ng punong lungsod sa pamahagi ng tulong pinansyal at mga gamit pang saka para sa iba't ibang Farmers Association. Kaugnay nito, nakatanggap din ng mga abono ang lahat ng nakaisa at dumalo sa nasabing aktibidad na handog rin ni Mayor Sonny at Congresswoman Maitet Colyantes. Samantala, dalawang lalaki tiklo sa isinagawang by-bust operation sa Dasmariñas. Arestado ang dalawang miyembro umano ng drug group sa ikinasang by-bust operation ng mga otoridad sa Barangay Datu Esmael Dasmariñas City, Cavite noong Biyernes. Nakuha sa mga suspect ang 25 grams ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng lagpas 172,000 pesos. Samantala, maharap naman ang naturang mga suspect sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. At
at iyan ang unang pasada ng mga balita. Sa aming pagbabalik, hatid naman namin ang ikalawang bugso ng mga balita. Kaya naman, manatiling nakatutok dito lamang yan sa DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Ako'y may kahandaan, kaya't ako'y walang alinlangan. Narito ang ilang tagubilin sa oras ng lindol. Ang lindol ay isang sakuna na nagmumula sa pagyanig at pagbibitak-bitak ng lupa. Maraming pinsala at panganib ang maaaring gawin nito. Kaya't dapat, alam natin kung anong mga hakbang ang nararapat nating gawin bago at pagkatapos ng lindol. Maganda ng isang bag laman ng pangunahing pangangailangan na maaaring bitbitin sa oras ng pagyanig gaya ng mga delata, noodles, bigas, tubig, gamot at iba pa. Kung ikaw ay nasa loob ng isang gusali, manatiling kalmado at humanap ng lugar na malayo sa mga bagay na maaaring bumagsak. Takpan ang ulo ng iyong mga kamay, bahagyang yumukod at magtago sa ilalim ng matibay na mesa o kama habang nagpapatuloy ang lindol. Iwasang tumigil sa harap ng matataas na gusali, poste o mga puno na maaaring bumagsak. Kung ikaw naman ay nagmamaneho, huminto sa isang lugar na malayo sa mga bagay na maaaring matumba gaya ng mga poste at iba pa. Iwasang lumapit sa tulay at tunnel dahil maaaring masira mga ito habang papalakas ang lindol. Kung ikaw naman ay nakatira sa tabing dagat, maging alisto sa mga abiso mula sa local government unit dahil sa banta ng tsunami. Kung ikaw naman ay nakatira sa mataas na lugar, maging handa sa posibleng pagguho ng lupa. Suriin ang sarili at tingnan kung ikaw ay may pinsalang natamo sa katawan. Maging handa sa aftershocks na maaaring sumunod makalipas ang ilang minuto. Tandaan, ang kahandaan ang magliligtas sa iyo sa kapahamakan. Isang paalala mula sa DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Oras natin, isang minuto makalipas ang alas 9 ng umaga. At kayo nga ay nakatutok pa rin dito lamang yan sa DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Narito na ang ikalawang pasada ng mga balita. Youth Organization Symposium is sinagawa sa Imus. Dagdag baon educational assistance ipinamahagi sa Taya Basquez. At para sa balitang good vibes, 7 buwang gulang na sanggol narating na ang Mount Pulag. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan na Youth Organization Symposium isinagawa sa Imus City. Matagumpay na isagawa kamakailan ang Youth Organization Symposium ng Imus Youth Affairs Office na ginanap sa Imus City Government Center. Tinatayang na sa 100 kabataan mula sa iba't ibang youth organizations ang lumahok sa nasabing programa kung saan tinalakay rito ang organizational management and leadership na pinangunahan ni Mr. Marvin Ano at 2020 Chapter President ng JCI Imus Halige. Bukod rito, tinalakay rin ang Local Youth Organization Program at Local Youth Development Council na pinangunahan naman ni SK Federation President Joshua Ginto at YAO Officer in Charge Jericho Reyes. Samantala, dagdag baon educational assistance ipinamahagi sa Taya Basquez. Tumanggap ang aabot sa 511 na mag-aaral sa kolehiyo mula sa Taya Basquez ng 4,000 pisong dagdag baon educational assistance. Base sa ulat, mahigit 500 poor but deserving college students mula sa Tayabas ang nakapasa sa mahigpit na pamantayan ng naturang programa. Paugnay nito, labis ang kasiyahan ng mga mag-aaral dahil sa tulong pinansyal na kanilang magagamit sa pag-aaral. Good news updates dito sa balitang Good Vibes! At para nga sa ating balitang Good Vibes, 7 buwang gulang na sanggol na ko narating na ang Mount Pulag. Marami ang
humanga sa isang 7 buwang gulang na sanggol na umakyat sa pinakamataas na rurok ng Luzon. Ang sanggol na ito ay nagngangalang Adam. Kasama niya ang kanyang mga magulang sa pag-akyat ng bundok. Siyempre, noong Mother's Day, habang tinahak nila ang maringal na Mount Pulag para sa bonding nila ng kanyang pamilya. Ang mga magulang ni Adam na sina Mar Broñola at Haru Barcelona ay masugid na hiker. Kaya hindi na nakakagulat na isama nila si Adam at palakihin siya bilang isang outdoorsy person tulad nila. Ayon kay Mar, naipakilala na nila si Adam sa mga outdoor activities gaya ng swimming, paglalakad habang nakasakay siya sa isang simpleng baby carrier at isinasakay nila siya sa jeep para doon ay nagkakaroon siya ng ideya kung medyo mainit at pawisan siya. Ang bundok Pulag ay may taas na 2,296 meters sa ibabaw ng antas na dagat. Dahil dito, kadalasan ay medyo manamig sa bundok. Ngunit inihanda ni Mar at Haru ang kanilang sanggol. Sanay umano sa lamig si Adam. Ang air conditioner nila sa bahay ay nakaset raw sa pinakamababang temperatura kaya may idea rin ito sa lamig. Lagi raw isasama na mag-asawa si Adam sa mga paglalakbay pa nila. Ganoon nila gustong palakihin ito. Para naman po sa ating ulat, panahon. Ngayong araw ng Lunes, patuloy na binabantayan si Bagyong Betty na huling namataan sa layong 525 kilometers silangan ng Apari, Cagayan. May taglay itong lakas ng hangin na aabot sa 155 kilometers per hour at pagbugso na aabot sa 190 kilometers per hour. Nakataas na ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2 sa Batanes, eastern portion of Babuyan Islands at northeastern portion of mainland Cagayan. Samantala, nakataas naman ang Signal number 1 sa natitirang bahagi ng Babuyan Islands, natitirang bahagi ng mainland Cagayan, Isabela, Quirino, northeastern portion of Nueva Vizcaya, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Ilocos Norte, northeastern at central portion of Aurora, Pulilio Islands, northern portion of Catanduanes, northeastern portion of Camarines Sur, at northern portion of Camarines Norte. Samantala, may nakataas rin na gale warning sa Batanes, Cagayan, northeastern coast of Ilocos Norte, Babuyan Islands, Isabela, Aurora, Quezon including Pulilio Islands, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Batangas, Occidental Mindoro including Lubang Island, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Masbate, Calamian Islands, Cuyo Islands, Antique, Aklan, Capiz, Northern Samar, Eastern Samar, Dinagat Islands, Surigao del Norte including Siargao and Bucas Grande Islands. Nako, sa mga nabanggit po mga baybayin, kabilang na ang Batangas ay hindi muna pinahihintulutang mamalaot ang ating mga kababayang bahaying isda dahil magiging masungit po ang panahon lalo na sa ating mga karagatan at magiging mapanganib para po sa inyo. Kaya naman iba yung pag-iingat po ang paalala. Ang araw ay sumikat kaninang 5:27 ng umaga at lulubog mamayang 6:19 ng gabi. Para naman sa ating latest foreign exchange rate update para sa palitan ng piso kontra US dollars, 55.92. Canadian dollar, 40.99. Singaporean dollar, 41.30. Saudi riyal, 14.91. Euro 59.99, Chinese yuan 7.90, at Japanese yen 40 centavos. At yan ang mga balitang nakalap namin sa buong magdama. Pinaka napapanahon, pinaka bagong mga balita. Yan sa inyo ng buong puwersa ng DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of this Huwag kalimutang i-like, mag-follow, mag-subscribe sa ating mga social media accounts, ating Facebook, YouTube at syempre sa ating TikTok account at DWBX 96.5.
sa makarating na buwan, ano, at mga linggo ay may mga makakasama tayong mga bagong OJT, kaya naman may mga bago kayong tutukukan dito lamang yan sa DWBX. Muli tayo magsama-sama bukas sa alas 8 ng umaga para sa mga may init na balitang hatid ng BatStateU-lat sa umaga. BatStateU-lat sa umaga. Muli ako po ang inyong naging kabalitaan, Lenny Ilaw. Manatiling nakatutok dito lamang yan sa DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Pursuant to the germane and existing provisions of the Republic Act 7722, the Commission on Higher Education mandated all higher education institutions to implement their fourfold functions, namely instruction, research, extension, and production. The Batangas State University, the National Engineering University Arasof Nasugbu Campus, guarantees that the institution is gearing towards the attainment of these fourfold functions. Likewise, the College of Arts and Sciences, as one of the flagship colleges of the university, strives for excellence in the conduct of research and extension services. Research. The College of Arts and Sciences continuously conducts researches relevant to the research thrust of the university, focusing on the fields of communication arts, criminology, fisheries and aquatic sciences, food technology, psychology, humanities and social sciences. Such researches generate high-impact research outputs for the utilization of the educational, communal, and industrial sectors. The college also boasts the roster of its faculty researchers who constantly conduct, present, and publish researches and who were recognized for their studies in various peer-reviewed journals, conferences, and symposia both in local and in international level. Extension Services. The College of Arts and Sciences is also committed in transforming its social responsibility into reality. The college develops and implements sustainable extension programs for its clientele and diverse stakeholders. The college's extension programs aspire to create an environment that fosters active participation of the university, government, non-government organizations, and industrial establishments in developing the marginalized communities, thus meeting the needs and improving the quality of life at the grassroots level. Here at the College of Arts and Sciences, we practice excellence!